Welcome po sa JS Design. Ang topic natin is PERT CPM, part 2 na ito. Sana po napanood ninyo yung part 1. Pinakita natin din yung construction ng task duration, yung derivation ng every activities. Ngayon, itutuloy natin ang nasabi natin, yung part 2, gagawa tayo ng logical network. At kung gusto ninyong i-review ko yun kung ano yung ginawa natin noong una, ang project natin is about two-story historical building. Magkakaroon tayo ng extension hanggang ang 6 levels. Yung two-story doon sa inner core, ikakat natin yon. Doon tayo magsisimula sa ground, magkatayo tayo ng bagong building, which is 6 levels made of concrete. Makita ninyo dito sa ating tabulation ng logical task. Ito yung ginawa natin doon sa part 1, continuation ito. Ikinip ko yung activities. Sequential to, no? From A to letter L. Nandiyan yung definition ng bawat activities. And then, meron tayong predecessor at saka successor. In-explain natin ito nung part 1. Itutuloy natin. I-re-reflect natin yung na-calculate natin, na-derive natin na duration for each activity. Magkakaroon tayo ng 6 levels. Yung first part na gagawin natin is yung level 1 to level 3. Yung susunod na level, repetition ng scope. Level 4 to level 6. Ito yung scope na gagawin natin. Tapos, and then, consolidate natin siya, makakabuo tayo ng isang complete network. Yun yung PERT CPM o critical path method, makikita natin doon para makalculate natin yung total duration ng entire project. Yung start natin, let's say, nandito tayo, no? Ito yung start. Gawin natin yung A. Ito yung unang-una activity. Ang magiging successor niya, i-perform natin yung activity A, ang successor niya is B. Takas natin dito. Papakita ninyo yung arrow para makita natin yung direction ng flow ng project. Ito yung B. Siya yung successor. Ba? Ang magiging successor ng activity B, activity C. Ganun ang direction niya. After ng C, wala na tong continuation. Putol na siya, hanggang doon na lang yung C. Ang duration ng A, at saka ng B, at saka ng C, ipa-plot natin sa ilalim. 40 days. 40 days dito. Sa activity A. Activity B, 75 days. Activity C, 90 days. Pagkatapos ng B, ay dalawa yung magiging successor niya. C at saka D. Lagyan natin dito D. Ang duration ng D, 125 days. Pag natapos natin ang activity D, magkakaroon siya ng successor na E. Ito yung E. Ang duration ng E, 75. Ito, take note, ano? Yung E, pouring ng concrete ito eh. Sabihin natin dito, E from level 1 to level 3. Mabilis lang tayong magpa-plot kasi ang part 1, yung pinakita natin doon sa unang video natin, na-determine natin yung every activities, logical activities niya with relation to each activity. Na-compute natin yung duration ng bawat activities, kaya mabilis lang tayo mag-plot-plot dito. Titignan natin yung tabulation na ginawa natin. And then, lalagay natin sa ilalim yung duration ng every activities. Ilagay natin dito, ano? Continuation itong E. Nandito yung E, yung 1 to 3. Ang successor ng E, dalawa, F at saka I. F at saka I. 1 to 3 pa rin tayo. Dahil sabi ko nga, dalawang part yung ginawa natin, yung analysis natin. Level 1 to level 3. Alam natin ang definition ng bawat isa nito, kaya puro letters lang muna yung ginagawa ko para mas mabilis yung explanation. Matatapos yung F, level 1 to 3, at saka yung I, level 1 to 3, mag-i-start ang G. Mag-i-start ang G. Putulin muna natin dito. Mamaya makikita nyo pag nagpakita ko ng overall, ano, magkakaroon ito ng repetition. Itong activity F, at saka yung I, mauulit siya sa level, yung continuation ng 3, 4, 5, 6. Magkakaroon tayo ng F, 4 to 6, at saka I, 4 to 6. Magkamukha lang po, ano? Ang sinundan niya is letter E pa rin. So, mangyayari, iba-branch natin ito sa taas. Magkakaroon tayo ng dummy. Ano ba? Uulitin ko, ano? Papakita ko ulit dito. Kunyari, ito na yung continuation nito.
Pag akyat natin dito, magbabranch ulit siya. Ito yung repetition. Mangyayari, kamukha rin itong isa, yung nasa taas, ng F din siya, F, from level 4 to 6 naman. 4 to 6. Itong isa naman ay from level 4 to 6. Ano magiging successor niya? Kung ito is G from level 1 to 3, itong isa, G, from level 4 to 6. And so on. Nilalagyan ko muna ng dash. Ano po? Kasi para isa-isa lang ina-isolate, no? Pinapakita muna natin yung analysis natin kung paano natin ipa-plot yung galing doon sa tabulation na pinanggalingan yung mga level ng mga activities na yan. And then magko-consolidate tayo sa bandang huli. Iko-connecta natin yung bawat isa dahil may mga relation siya. Aminin ng F, new floor slab, pag nabuhusan natin yan, at saka yung isang, yung I, yung mechanical, electrical, saka communication. So, yung mechanical and electrical and communication, ang mangyayari dito, sasabay siya sa activity ng construction ng floor slab. Kaya pinagsasabay natin siya dalawa at the same time nagsasabay yung activity. Although magkaiba siya ng duration, makikita natin pagka pinlat natin yung activities or yung duration of its activities, kung sino yung pinakamatagal, siya yung magpe-prevail. Naiplot na natin hanggang doon sa level 4 to 6 ng G. Yung G, ito yung finishing. Meaning, pag natapos natin ang activities ng F at saka nung I, ano ito? Construction ng pouring ng concrete slab. Ito naman yung installation ng mechanical and electrical activities ito. Mechanical and electrical activities yung I. Mag-start si finishing. Ipakita naman natin yung susunod na part. Saka tayo mag-consolidate sa banda ulit. Mula dun sa start, kung babalikan natin yung activities kanina, no? Mula dito sa start, kunyari ito yung start, ano? Dalawa yung nagsimula sa start. Eh. Yung isa, yun yung activity A. Yung ginawa natin, ano? Yung pinakita natin kanina. Meron pang isa. Nagsimula din siya dito. Ano to? Ito yung H1. Ano yung H1? Yan yung pag-order ng elevator. Order and delivery. Meron yan duration. Sino magiging successor ng H1? Natural, yung H2. Ano yung H2? Installation. Installation ng elevator na i-deliver. Once na ba-deliver to, i-install natin. But ano ang predecessor ng H2? Predecessor ng H2, bago na natin ma-install, sabi natin, predecessor H1 at saka yung I. Yung H1, delivery, kailangan ma-deliver muna, and then yung I, yung completion ng electrical and mechanical. Hindi natin makakabit yon hanggang hindi natin natatapos yung I, mechanical and electrical. So meaning, itong H2, bago mag-start, meron pa rin dito na isang activity galing dun sa taas. Ano yon? Yung I. Kukonekta natin yan dyan. Bago mag-start si H2. Pag natapos ang H2, ano magiging successor niya? Commissioning. Commissioning ang magiging successor ng H2. Kasi na-install na natin siya, nakabit na natin, once na makabit siya, i-commission natin. Finally, ito na yung ating network. Ito yung total network. Kinag-combine natin yung pinakita ko sa inyo, bin-rake down natin kanina. Makikita natin dito, from start hanggang doon sa end. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga duration. Ano, ipinlock natin. Ano? Kunyari yung activity A, ang duration niya is 40 days. Yung B, 75 days. C, 90 days. Wala nang successor. But dalawa yung nagiging successor ng B. Kung babalikan ninyo yung tabulation. Isang C, tsaka isang D. Kaya nag-branch siya rito. Ang duration niya is 125 days. Working days tayo, no? Ang nagiging successor ni D, yung E, level 1 to 3. Ito yung sinasabi ko kanina. Level 1 to 3, ang magiging successor ni E, F, at saka yung I, level 1 to 3. Nakita niyo po ito, stage 1. Ito stage 2. Kaya sinabi ko rito, scope, repeat, na ulit lang. From level 1 to level 3, itong activity na ito, mauulit sa stage 2. But may mga duration. Ang duration, pag gagawa kayo, ang activity, palaging ano, no? ang activity dito sa taas, ando sa ilalim yung duration. Ito ang gusto ko ngayon pakita sa inyo. Pag isasummarize na natin yan para ma-determine natin yung critical path, ia-add lang natin. Doon sa upper right, after natin matapos yung every activity, isulat natin yung total duration.
nag-accumulate siya. Mula rito sa start hanggang dito, 40 days yung duration dyan. Natural, wala naman siyang idadagdag. Wala tayong i-add na number of days. Yung 40 days, yun ang ilalagay natin sa upper right. 40 days, pag natapos yung A. And then, umakit sa taas, yung B, 75 plus 40. Ito, 75 plus 40, which is 115. Pinagsama natin to, at saka yun, kaya 115. Pag natapos natin ang C, 115, yung accumulated number of days, ano? 115 plus 90, 205. Wala nang continuation. Pagdating dito, papunta doon, activity D, 115 plus 125, 240 days. Mula dito, 60 days plus 240, 300. Ito ngayon ang maganda. Pagdating dito sa susunod na pagpasok ng F at saka ng I, yung F, 75 days, working days, yung I is 60 days. Pagsamahin natin, 300 plus 75 is 375. Pag natapos natin ng I, 300 plus 60, 360. Nakita ninyo? Maghihintay ito, matatapos muna ito, o matatapos muna itong activity na to bago makumpleto ito. Kasi tingnan nyo, mas mahaba siya, 375. Yung isa, 360. Dito pa lang, makikita ninyo kung nasaan ang critical path. Ang critical, ito. Mula dito sa start, nandito ang critical. Susundan natin yung pinakamatagal na activity. Yun ang critical. And then, nagkaroon tayo ng dummy lines. Kung minsan, nangyayari talaga yan. No? Pero pakita natin yung direction, ano, pataas. Yan ang direction. Repetition, nung level 1 to level 3, repetition ng level 4 to roof or level 6. 75 days, idadagdag natin doon sa 375. Kasi siya yung kasunod. Eh. So, 375 plus 75, 450. Dito naman, 375 plus 30, 405. Ngayon, bago tayo mag-proceed dyan sa pinakahuli, ito yung H1. Yung in order natin, from beginning of project, in order natin yung elevator, yun yung H1. Ang sabi, ang delivery is 120 days. Ang ilalagay natin dito, at the end of this activity is 120 days. Kasi wala naman tayong idadagdag dito. Naggaling siya sa upisa. So, 120. But yung installation, idadagdag natin, 120 plus 90 days yung installation time. 120 plus 90 is 210. Bakit naging 405? Ang kinukuha natin yung pinakamatagal. Ang huling activity natin dito is 375. Pag dinagdag natin yung 30, 405. Nakakuha po ninyo. Hindi magpe-prevail yung 210 dahil mas mahaba ito. Hindi makapag-i-start yung commissioning hanggang hindi nakukumpleto yung activities ng installation o yung delivery and installation ng elevator. 405 yung pinakamatagal. Kaya hindi natin gagamitin yung 210. Ang critical yung 405. So, 405, yun yung gagamitin natin. Idagdag natin sa 7 days, ito yung commissioning, 412. Pero tignan nyo to, dito sa 450, ang successor niya yung G. Finishing ito, 60 days. Meron pang isa, yung J. Finishing naman ang exterior, yung mga cladding or glass, depende sa design na plano. Ang exterior finishes is 60 days kapareho ng finishes sa interior. Parehong 60 days. Kaya pinagsama ko na lang dito. No? Hindi ko na in-elaborate. Parehong 60 days. So, 405 or 450. Ang gagamitin natin yung 450 dahil mas matagal siya. Itagdag mo yung 60 days will give us 510. Pareho naman kasi, sabay naman siya ng duration. So, 510. Pag natapos natin, na-reach natin itong point na to, 500 days ang duration ng project. Ito yung susundan natin. Ito yung gagamitin natin, hindi yung 412 dahil mas matagal siya. Kagaya ng sinabi ko, mas matagal. Kung ano yung pinakahuling natapos, yun ang dudugtungan natin nung next duration. Ang next duration is, ano to, yung punch listing and retrofitting kung merong deficiency. So, 510 yung gagamitin natin plus 20 days, 530. Yun na yung end ng project.
Ibig sabihin ng 530, mula sa start hanggang sa end ng construction, 530 working days. Ganun katagal yung project. Ipapakita natin yung critical, ano, yung critical path. Kaya yun yung title, critical path. Yun naman ang essence ng gusto nating malaman. Ang critical path, kung nasaan yung pinakamatagal. Magsimula sa start, pupulahin ko, ano, ito. Then 115, akyat siya sa taas. At yung sumunod, doon wala namang continuation, bababa tayo. 240. Pumunta ron, 300. Pagdating dito, 375 or 360. Natural yung 375, yung mas matagal. Kaya tayo, hindi tayo bababa. 375. Ano yung susunod na activity? Diretso tayo kung sa taas. 450 yung isa or 405. Natural doon sa 450 dahil mas matagal yun. So dito, it's either this one or that one. Pareho lang. Gamitin ko na lang ito. 510. Ano? 510. Itong 412, para dito yan. Ano? Huwag kayo makonfuse doon. So 510. Tapos, from this node, papunta rin sa finish, diretso dito. Ayan, nakita niyo yung critical path. Yung red, yan yung critical path. Hindi nag-prevail ito. Itong elevator. Dahil 110 lang siya. Pag in-add natin yung 120 plus 90, 210 lang. Eh, 405, saan ang galing yan? Ba't natin nakuha yan? Yung sinabi ko kanina, no? 375 plus 30, 405. Hindi critical ang elevator. Ang critical itong activity na to. Kailangan matapos muna natin to, yung 405, para makapag-proceed yung K, yung commissioning. So, yon, napakita natin dito sa overall plotting natin ng logical network, yun ang critical path. Ang total number of days to complete yung project is 530 days, working days. Sana may napulot kayo doon sa ating pinakita ngayon sa part 2. Nasabi ko nga sa inyo, ang mas mahirap yung pag-analyze ng activities and then yung mga project duration of each activity. Alam natin kung paano didiskartihan para ma-plot lang natin. Itong part 2 ng PERT CPM na ginawa natin, plotting lang, kaya nakita nyo, mabilis lang. Ano? Ang medyo matagal mag-analyze, critical doon, kailangan pag-ingatan natin yung pag-compute. No, unang-una, yung pagkuha ng sequence, ano yung mauuna bago yung mag-proceed yung susunod na activity. Pagkatapos nung i-add lang natin lahat, kung alin yung matagal, yung sinabi ko, kung alin yung pinakamatagal, yun ang susundan natin ng critical path. Actually, ang PERT CPM is also scheduling. Isang paraan ito na pag-construct ng construction schedule. Mas maganda yung approach na ganito kasi na-analyze natin, na-figure out natin kung nasa saan yung critical paths, gaano kahaba yung project duration, kung ganitong klaseng analysis ang gagawin natin. Pwede rin yung mga bar chart. Kung nakagawa kayo nito, mas madali kayong makakagawa ng bar chart or yung mga Gantt chart na tinatawag, o pwede nyo rin gamitin yung project management software, yung MS Project or yung mga Primavera, pwede natin gamitin. Basta may ganito na kayo, mas mabilis na po. Thank you for watching. Abangan nyo iba pa mga videos natin. Salamat po. God bless.